Hello mga ka-joyride! Welcome back sa Kolotsky Channel! Andito na naman po ang inyong lingkod. Manggugulo na naman. Ang video ang gagawin ko po ngayon ay kadugtong ng paano mag-drive ng 18-speed transmission. Dito, tuturo ko po paano ako mag-upshifting tsaka downshifting, paano ako gumamit ng splitter. Sana po ang video ito ay makatulong sa mga nag-aaral pong mag-truck driving. Tsaka para na rin po ito sa akin para reminders, kasi minsan nakakalimutan ko din kung paano mag-shifting. Naalala ko kasi nung pagkatapos kong mag-schooling, automatic na truck ang napasukan kong trabaho. Kaya nung nilagay ako sa manual na truck, nakalimutan ko na paano mag-drive, paano mag-shifting. So, sana makatulong po ito sa mga kapwa ko truck drivers. Maraming salamat po. Enjoy the video. Tulad sa mga manual na kotse, pag nag-shifting ka, kailangan yung RPM, nasa tamang RPM, nasa tamang speed siya, sa tamang gear. Ganun din sa truck. Susubaybayan mo lang yung RPM sa speed, tapos yung gear, sa tamang gear. Yung speed niya dapat, yun din, tugma sa tamang gear. So, pag nag-upshifting, mag-upshifting ka pag ang yung RPM is 15 to 1800. Yeah. Diyan ka mga pwede mag-upshifting, 15 to 1800. So, upshifting tayo. Halimbawa, nasa first gear. Okay, nakatapak ako sa gas. Hinihintay kong umakyat ng 1500. Nasa 1500 na, bitaw sa gas, tanggal din ito. Tapos, tapak ulit sa gas. Pasok nito pala sa gear, tapos napakuli sa gas, okay? So, 1, 2. Okay. So, pagkatanggal ko ng gear, tanggal din sa gas. Tapos, pagpasok ko nito sa gear, tapakuli sa gas kaagad. Pero mahina lang. Huwag mong diinan yung tapak sa gas, okay? Okay, lipat tayo sa third gear, ganun din. Bitaw sa gas, pasok, okay? Lipat sa fourth gear, ganun din. Bitaw sa gas, pasok, tapos tapakuli sa gas, okay? So, ganun lang. Okay, so, parang ganun lang yung pattern mo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Huwag masyadong ano, huwag masyadong mabilis, huwag masyadong mabagal. Pero depende pa din, kasi minsan kailangan mong bilisan. Dahil halimbawa, nasa upshift ka or nasa uphill ka or downhill. Basta mga ganong sitwasyon, ma-figure out nyo rin yun, ano? Downshifting naman, pag downshifting, imbis na hintayin mong tumaas, pabababain mo to 11 or 1000. Halimbawa, parating ka sa stoplight, pre-brake ka, no? So, habang nagbe-brake ka, bumababa yung RPM to 11 to 1000. Tapos, dun ka na magda-downshift. So, halimbawa, nandito ka sa gear na to, da-downshift ka papunta sa second, da sa third gear ka, no? Ganun din, gas, pagtanggal mo, bitaw din sa gas,
Tapos, dahan-dahang pasok nito sa gear, dahan-dahang ka rin naggagas. Okay? So, parang ganito. 1, 2. Okay? Papasok din yan. Dahan-dahan mo siyang igagas. Okay? So, ganun ang down shifting. Ibababae mo yung RPM ng 1100s or 1000s. Tapos, ito namang splitter, ganun din. Halimbawa, may upshifting din at saka downshifting ang splitter. So, ang splitter naman, ginagamit yan pag kalahati lang ng gear ang gusto mong gamitin. Halimbawa, hindi mo kailangan mag-full gear, kalahati lang ng RPM. Kasi kapag sobrang bigat mo, mahirap mag-gas pag full gear. Pag pinababa mo siya ng 10, mahirap ibalik sa taas. So, pag mabigat ka. So, dun ginagamit yung splitter. Paano naman mag-upshift ng splitter? Halimbawa, nasa dito ako sa third gear, nasa low. Kailangan kong mag-shift ng high. Paakyatin ko lang din yung RPM ulit sa 15. Tapos, pag nasa 15 na, takatapak ako sa gas, tataas ko to, tapos sabay bitaw sa gas, mga 2 seconds lang, tapakan ko uli yung gas, boom, pumasok na yun sa gear. Yun na yun. So, 2 seconds lang, patapakan mo uli yung gas, yun na yun. Ganun lang. Okay? Every time na gagamitin mo to, nakatapak ka sa gas, paakyatin mo yung RPM sa 15, tapos, taas mo to, sabay bitaw sa gas, tapos, after 2 seconds, tapak uli, yun na yun. Sa downshifting, ganun din. So, ibababa ko tong splitter, ano? Hihintayin kong bumaba yung RPM, pa-slow down ko hanggang sa kalahati, mga 1300s. Pag nasa 1300s na, nakatapak ako sa gas, na dahan-dahan lang ha, huwag madiin. Baba nito, sabay bitaw uli sa gas, tapos after 2 seconds, tapak uli sa gas, pasok na yun. 1, 2. O siguro 1 seconds and a half lang. Basta mga ganun, mararamdaman nyo naman yun eh. Okay? So ganun yung paggamit ng splitter. So panoorin nyo paano ako mag-shifting. Kakaliwa tayo dito. At panoorin nyo yung pako. Panoorin nyo yung RPM tsaka yung way ng paggamit ko ng stick sabay sa paa. So kung napansin nyo, yung low gear ko, nagpo-full gear ako. Pero ito ngayon, gagamitin ko tong splitter. Okay? So patag yung daan, may load ako. Pagka sa low range, malakas yung torque. Kaya okay lang dito gumamit ng splitter. Pero pag ito na, nasa high range, medyo mahina yung torque. So gumagamit ako ng splitter. Patag pa yung daan ko ha. Pag uphill talaga, kailangan ko yung splitter. Kailangan ko half gear lang, hindi whole gear. Okay? Okay, parating tayo ng stoplight. So panoorin nyo, nagbo-brake ako, downshifting. So minsan nagda-downshifting ako, gumagamit pa rin ako ng splitter para hindi siya whole gear na bumababa, no? Okay, kakaliwa tayo dito sa stoplight. Okay, panoorin nyo yung sa low range ko, whole gear pa rin ako magpapalit kasi malakas yung torque niya, so hindi ko kailangan ng splitter tsaka patag naman yung daan. Pa ako guys, paano mag floating gear. Okay, ito sa high range naman, papakita ko sa inyo ha, mag whole gear ako, hindi ako gagamit ng splitter. Tignan nyo kung gaano kabagal yung RPM dito sa high range, gaano siya kabagal umakyat kapag whole gear ka mag change ng gear, diba ang bagal. So kaya dito napapakinabangan talaga yung splitter. Okay guys, approaching tayo sa isang hill. So
didiinan ko ngayon yung gas kasi kailangan ko ng momentum. Iakit ko, pipilitin ko umakit ng hanggang 1800 yung RPM, ano? Pero usually hindi talaga kinakaya. May load kasi ako, yung load ko. Okay. Magda-downship ako. Kasi nga, bumababa na yung RPM natin. Pero nakatingin tayo sa gas, ha? Okay? Ganun lang. So, pagka kailangan pa rin mag-downshifting, baba uli. Okay? Pag kailangan magpalit ng gear, magpalit ng gear, guys. Pag kailangan nyo mag-upshifting, mag-upshifting. Okay? Basta umaabot na siya sa 1500, mag-upshifting na. Pag bumababa siya sa 1300, mag-downshifting na. Okay? So, kakaliwa ako dito. To downshifting uli tayo. Okay. Nakita nyo yung paggamit ko ng splitter. Binaba ko yung splitter, inangat ko yung paa ko. Tapos, tapak uli sa gas. Okay, downshifting na tayo. Okay, di ba? Pag hirap pumasok, dahan-dahan, tapak lang sa gas. Okay, downshifting lang. Okay, so relax lang lagi. Pagka ayaw pumasok, mararamdaman nyo yun kasi nag-grind. So, tapak lang sa gas, hanapin nyo lang kung nasan yung RPM. Papasok din. Tapos, tignan nyo kung anong speed nyo para malaman nyo kung anong gear ang gagamitin. Tapos, dun nyo ipapasok yung gear. Yeah? Matututunan nyo rin yan, guys. Mga skip, ng pag-skip ng gear, mga ganon. Okay, so, I hope may natutunan kayo ngayon, ha? At, makatulong din sana sa mga may kailangan nito. Maraming salamat, guys.